Yes, hello. So, magandang gabi, magandang hapon, magandang umaga sa masulok na mundo. Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking Munting Channel. So, magandang gabi po sa inyong lahat, mga kababayan. At sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Teka lang, no? Naninibago ako dito. Yan. So, yun. So, iba na naman yung background ko. Nasa ibang parte na naman ako ng bahay namin. So, mga kababayan ngayon, kanina kasi, meron kaming group chat. So ang akala ko nung una kasi fake news na pinapahanap na itong si General Macanias. Akala ko nung una kasi fake news. So yun, nakatulog ako. So pagagising ko, talagang pumutok na pala talaga yung balita na itong si the General's opinion na dati pong na-promote nung panahon nga po ni Pinoy and then nakasama natin nung election and then ngayon na nga po ay isang sintong general na ata ito ngayon, ay posible pong ipadampot at kasuhan. At malamang kasama si, ano, si Kapitan Dado, silang dalawa. So, yan. So, ngayon na nangyari mga kababayan kanina. So, sumagot itong si General Macanias. Macanias pala siya, no? Kala ko Macanias, Macanias pala. So, sumagot itong si General Macanias. So, ang sabi ni General Macanias, yung content niya daw po ay hindi naman daw po ito libelous. Hindi naman daw po ito inciting to sedition. Ito daw po ay opinion at saka analysis. So bakit daw siya kakasuhan sa opinion at analysis, eh parte daw po ito ng freedom of expression. Parang ganun yung sinasabi niya. So ngayon mga kababayan, ang ginawa ko po, pinanood ko po yung video. Na yung video nga po ngayon na nag-viral, na umabot na nga po ng 100,000 views. At mga kababayan po, mukhang tatanga-tanga talaga ito si Macanias. Tatanga-tanga talaga. Mukhang hindi niya ata alam yung pagkakaiba nung pagkakalat ng chismis doon sa opinion. Magkaiba po yun. Magkaiba yon. So, ito yung ginagawa ko ngayon, opinion ko to. Pag sinabi ko na si General Macanias is sinto-sinto, di ba parang sinto-sinto, di ba parang hindi niya alam yung mga sinasabi niya, opinion ko yon. Pero pag sinabi ko na, ay si General Macanias, meron akong source dito na nakita siya sa circle ng Quezon City na bakla pala to si General Macanias, bakla pala to kasi meron akong source dito at pumipick up siya ng callboy. Ayun ba, opinion pa rin ba yon? Analysis pa rin ba yon? Kasi ganun po yung ginawa ni Macanias. Ganun po yung ginawa niya. So mukhang hindi ata alam ni Macanias na mali yung ginawa niya. Hindi niya alam kung ano yung pagkakaiba. Ewan ko lang kung hindi niya alam o talaga nagtatanga-tangahan lang talaga. Hindi ko talaga malamang dun, alin lang dun sa dalawa na yan eh. Okay? So ngayon, mga kababayan, panoorin ngayon natin yung video. Okay? So, taga lang no. Nalilito ako sa laptop ko na to ngayon. Okay. Okay, taga lang ha. Nalilito ako ngayon eh. Ito. Sige yan. Okay na. So shout out po sa 152 po na nanonood. Pahingin na lang po ako ng like bago po tayo magpatuloy, no? Kasi it's getting interesting itong content po natin. So, ito. Bati muna tayo, no? Hello po, Meridons Gaming. Kay Mar de la Cruz. Kay Jill Pasita. Hello po. Kay Kuya Joseph. Hello po. Kay Luis. Mga bagong pangalan to, no? Kay Juvie. Kay Arlene. Kay Simply Nana. Si Mighty Besa, matagal na nandito, no? Si Robocop. Yan din si Robocop, si Charis Castillo, si Billy, si Nilda Arceo, si Ma'am, andito rin po yan. Si Joey Boy Apoy, hello po. Yan. So, ayan, si Kuya Christopher nandyan. Okay, so ngayon, mga kababayan, so background check muna tayo kay General Macanias. So, naghahanap ako ng mga lumang article tungkol kay General Macanias. So, nakita po natin dito, yung na-publish po nung August 11, 2014. So, siya po ay na-promote nung panahon nga po ni Pinoy. Inducted yung tawag eh, inducted. Kumbaga, magkaiba kasi yung pagkakalam ko lang, no? Magkaiba po kasi yung appointee sa inducted. Magkaiba po yun eh. So, dito, Pinoy swears in AFP chief, 20 other military officers. So, ito yung August 11, 2014. So, andito po yung pangalan ni Macanias. Ayan, no? Brigadier General, yan, Johnny Macanias. So, kasama siya sa mga inducted. Yan. So, mga kababayan ito.
Vlogger! Yan. So, alam ko, napanood nyo na itong video po na to, pero para lang po sa hindi lang po nakakaalam, at sa hindi pa po napapanood, panoorin lang po natin ito, siguro mga 2 minutes lang naman ito eh. Ito nga po yung report kanina na ang akala ko nga fake news. Totoo pala. Kasi yung AFP na mismo nagsalita eh, yung AFP spokesperson na mismo nagsalita eh, na ipapadampot nga daw po itong si Macanas di umano. No? So ito, panoorin muna natin to para lang po sa hindi lang po nakapanood ng video po natin. No? Sige. Vlogger! Ito yung sinasabi ko kahapon, ha? Huwag niyong pinagpapaniwalaan itong mga vlogger na ito. Vlogger na kumakaladkad sa pangalan nila AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. at PNP Chief Benjamin Acorda Jr. sa issue ng destabilisasyon, tinutugis na ng PNP. May latasan na ni Philippine National Police o PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. ang kanilang anti-cybercrime group para bugisin itong vlogger na nagpapakilalang isang retiradong general na sandataang lakas ng Pilipinas. Ito'y matapos ipakalat ng isang retired army general na nagngangalang Johnny Macanas Sr. sa kanyang YouTube video na kinukumbinsi umano ng PNP Chief at ito si AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magbitiw na sa pwesto ayon kay PNP Public Information na Office Chief Police Colonel Jean Pato. Walang katotohanan ang nakasaad sa video at ito'y malinaw na isang uri ng paninira at disinformation. Dahil dito, nanawagan ng PNP sa publiko na huwag ipakalat ang video dahil bukod sa wala ng katotohanan ng nilalaman nito, may katapat din itong kaparusahan sa halig sa umiiral na Anti-Cybercrime Act of 2012. Nabatid na ang YouTube page na The General's Opinion ay mayroon ng mahigit 100,000 subscribers at followers. Pakinggan natin, Audrey, ang bahagi na pahayag. Sa pagkakataon po ito ay nakikiusap po tayo sa ating mga kababayan na mag-ingat po tayo sa pag-post at pag-share po ng mga information, unverified information at that, sa ating pong mga respective social media accounts, maging responsable po tayo lahat dahil maaari po tayong maharap sa iba't ibang kaso for spreading unverified and fake news. Yung ating pong GPNP ay nagbigay na po ng utos sa ating anti-cybercrime group and ating regional directors and field commanders to intensify the conduct of cyber patrolling to validate all videos circulating on social media. So yan, okay. So alam ko na naman yung sasabihin ng mga DDS ngayon. Alam niyo kasi mga kababayan, itong mga DDS po ngayon, pa-victim sila ngayon. So, ang mga DDS ngayon, no, kasi may mga kaibigan pa rin akong DDS eh. So sinasabi nila ngayon na itong ginawa daw po nila kay General Macanas, yung pati yung pagbibintang nila na pag-shutdown nga daw po di umano nung channel nga po ni SAS, ito daw po ay pagkitil nga daw po ng gobyernong ito sa freedom of expression. Mga kababayan po kasi, una sa lahat, hindi naman po kasi absolute yung freedom of expression po natin. So ang ginagawa kasi ng mga to, hindi na po kasi malayang pagpapahayag yung ginagawa nila eh. Paninira na po eh. O tandaan natin mga kababayan na yung pinagkalat nilang chismis na January 5, ngayong araw yun. January 5 daw po, lalabas daw po yung video na nagkokokain daw po si PBBM. Di ba sinabi nila yan? O January 5. Ngayon, January 5 na ngayon, mag-alas 12 na. Wala pa rin videong lumalabas. Tapos ngayon, nakita ko ngayon, itong mga DDS na to na sila SAS, sila Daryl Yap, pati yung dalawang ewan, di ba? Ngayon, nagtuturoan sila ngayon na ayoko, wala naman ako alam sa video na yun kung totoo o hindi. Wala naman akong copy ng video. O so, ito yung sinasabi ko sa inyo mga kababayan eh. Magkakalat sila ng isang chismis na meron daw na video na nagkokokain si PBBM, tapos ngayon, nung hinanapan, nagtuturoan sila. Yun naman pala, wala naman pala kayong mga video. Wala naman pala kayong ebidensya. So bakit nyo binalita? Bakit nyo ginawa ng content? Ayan yung sinasabi ko po sa inyo mga kababayan eh. Mga sinto-sinto itong mga DDS na to eh. O ayan, opinion ko yon. Sinto-sinto kayo. O, isipin nyo, pinagkalat nila yung chismis na meron daw pong video. Pagkatapos ngayon, nung deadline na, January 5, wala daw po silang kopya. Ayun nga, bakit nyo nga pinagkalat?
O ngayon mga kababayan, nawala tuloy ako, no? So ito, ito ngayon yung video ngayon ni General Macanas kanina. So sumagot siya. Okay, ang dami. So itong video po na to, habang ginagawa ko itong slide na to, ito po ay 2 hours ago, okay? Pero ang title po ng video ni General Macanas na to, no? AFP, PNP, kakasuhan na sina General Macanas at Kapitan Dado. Yung dalawang sinto-sinto. Ayan, opinion ko yan. O, sinto-sinto kayong dalawa. Kasi mga PM Ayer kayo, pero parang hindi nyo ata alam yung ginagawa ninyo. O kaya sinto-sinto tawag ko. Opinion ko yon. Ganun po pagkakaiba. Buti nga ako eh, hindi ako PM Ayer eh. Alam ko yung pagkakaiba ng opinion sa paninira eh. O ito, panoorin natin ito ha. Sige, ito, panoorin natin ito. Ito yung palusot ni General Macanas. Okay? Okay, ang daming nagtitext, nagtatawag sa akin, nagpapadala ng mga vlogs. Tungkol nga ito, kakasuhan kami. Yung isang text na receive ko kaninang umaga na narinig daw nila sa DZRH, Deo Makalma, na ako daw, baka kasuhan, baka nga lang naman. So, may mga vlogs din na ganun. Posibleng kasuhan. So, dalawa ang posibleng ikaso na nakikita ko. Yung sedition at saka fake news. Yung sedition, kaming dalawa ni Captain Dado. Yung fake news, parang ako lang dahil nagpapakalat daw ako ng fake news. So, unahin ko lang muna yung fake news. Meron akong vlog na siguro 5 days ago. Ang aking title is Good News. AFP, PNP Generals, convincing BBM to resign? Question mark. Yun ang aking title. At ang dami nang nanood in 5 days, malapit na pong 100,000. So, yun ang isang, I don't know, nabasa ba nila itong gobyerno AFP na nagpapakalat daw ako ng fake news na hindi naman totoo na merong AFP, PNP Generals na kumakausap na mag-resign si BBM. Pinanood ko ulit yung video ko na yun. Ni-review ko ba? Nako, very clear yung sinasabi ko. Analysis ko lang ito ah. Ayoko, opinion ko. Hindi ito akin lang personal. Kaya nga opinion. Nagpapayag lang ako ng analysis. So kung ayan, so ayan yung palusot ngayon. Macanas. O, opinion niya daw yun, analysis daw po niya yun. Ay, sabi niya, di ba? Ang linaw. Nagpapalusot. So ngayon, ito no, pasensya na kayo mga kababayan. No, pinanood ko yung, pinarinig ko sa inyo yung video niya. No, kasi para I just want to get the point na sinto-sinto talaga ito. Sinto-sinto ito. Hindi niya alam kung ano yung sinasabi niya. Hindi niya talaga alam. O ngayon, merong parte ng video na to, nakakasimula pa lang. Ngayon, pakinggan po ninyo at intindihin po ninyo kung ito ba ay opinion o analysis o talagang destructive talaga yung content na to. So, yung binabanggit nga po ni General Macanas na video, ito yun. Pakita ko lang, no? So, ito yun. Ayan yun. Oh, good news. Di ba ito yung binanggit niya kanina, di ba? Good news, AFP. Teka lang, lakihan natin. Yan, di ba? Good news, AFP, PNP Generals, convincing PBBM to resign. So, sabi ni General Macanas, ito daw po ay opinion. Ito daw po ay analysis. Ngayon, pakinggan ngayon natin kung ito ba ay analysis o ito ba ay opinion. Okay? Hindi natin kailangan na maging graduate po ng PMA. Hindi po natin kailangan na magkaroon po ng bachelor's degree. Ang kailangan lang po natin dito ay intindihin lang po at maging open-minded lang po tayo kung ano ba talaga yung mga content ng mga buwakan ng inang mga ito. Oh, ngayon, para hindi ko na kayo bitinin, panoorin ngayon natin itong video nga po ni Macanas. Okay, ito yung ano eh, ito yung viral video niya na umabot na nga po ng 100,000 views na posibleng gamitin para siya ay kasuhan at ipahuli. Okay, sige, panoorin natin to ah. Good
Gusto kong magbigay sa inyo ng update doon sa initiative ni Senator Amy na kinakausap niya si PBBM para mag-resign na lang para maiwasan ang pagdanak ng dugo. Yan po, may vlog ko kapon. Dahil ang mga anak ni Senator Amy, kinakausap nila ang kanilang mami na speak up, mama. Do the right thing for the sake of our country and for the sake of Grandpa Marcos Lee. So ngayon, may natanggap akong report na similar to this. Ang sinasabi dito, this is the message, na hindi lang si Senator Amy ang kumakausap sa presidente. May iba't ibang grupo o iba't ibang tao na kumakausap. Ito, basahin ko yung aktwal ka. Sir, mag-ready na po tayo. Yan. Kung hindi siya mag-step down ng kusa o voluntaryo, gulo po ang mangyayari. Kinakausap na po siya o kinakausap na po sila, matigas lang si Smudge. Yan po, yung actual text. Na, mayroon pang dagdag pala, short ano lang. Maraming may hawak sa Polvoron video at marami ang gustong maglalabas nito kung hindi siya, PBBM, kung hindi siya bababa o mag-resign, including yung nasa abroad. Kaya marami na po ang may hawak nitong Polvoron video. Oh, di ba? Sa tingin nyo ba, opinion ba yun? Analysis ba yun? Anong analysis doon? Anong opinion doon? O una, ang sabi niya, meron dong update. Paano naging opinion yung update? And then, meron siyang binabanggit na si Amy Marcos at saka yung mga anak niya. Na kinakausap daw yung ng mga anak ni Amy Marcos, yung nanay nila, para mag-resign nga po si PBBM. So, hindi ano yun? Hindi analysis yun. Hindi analysis yun. Hindi opinion yun. Di ba? Nagbibigay ka ng senaryo. Sabi ko sa inyo, sinto-sinto eh. O, ayun, opinion ko yun. Di ba? Opinion ko yun. O, di ba? Ganun po yung, Diyos ko naman, general. Tanda-tanda mo na, tatanga-tanga ka pa din. Paano naging opinion yun? Paano naging analysis yun? Saan yung analysis doon? Saan yung opinion doon? Eh, nagbigay ka ng senaryo. Ang sabi mo, meron ka pang source. And then, meron pang video ng Polvoron. Ngayon, deadline na ngayon. So, alin dun? Hindi nga, di ba? Oh. Tapos, mga ka-streetwise, ang nakakapagtaka dito, ang daming naniwala dito. Ang daming naniwala na wala namang ebidensya. Kasi nga ako, mga kababayan, ako sinasabi ko naman sa inyo, na kapag ako po, taga-suporta po ako ni PBBM, at kung meron po akong nakitang ebidensya na totoo yung mga paratang ng mga DDS na to, maniniwala ako. Hindi naman po kasi ako tanga. Maniniwala po ako, magalit man kayo sa akin o hindi, kung merong ebidensya talaga na palpak at gumagawa ng katarantaduan yung presidente, babatikusin ko po yan. Pero ito, mga kababayan, may source, may senaryo, di ba? May video daw, pero walang ebidensya. Pero ang daming naniwala. Sa totoo lang, mga kababayan, napaka-unfair nito. Kasi, isipin ninyo, pag gumawa ng chismis, ang daming nanonood. Pero kapag ito, pag nakita nyo naman ako kung paano mag-content, di ba? Hindi po ako umaharap sa camera dito nang gagawa lang ako ng chismis. Hindi. Lahat ng content ko po dito, di ba, palagi ako may reference, palagi ako may ebidensya. O kaya nga, di ba, tinawag kong sinto-sinto si General Macanas. Kasi nga po, pag sinto-sinto po yung content. O, pag sinto-sinto din po yung reasoning niya. Na ang sinasabi niya, ito daw po ay opinion, ito daw po ay analysis, eh sinto-sinto lang maniniwala dito. O. So, anong palusot ito? Anong klaseng, hindi ko makuha yung punto dito, mga kababayan. Oh, well, sa akin lang, ano lang, sana
hindi ko naman sinasabing guilty siya, sana umusad yung kaso, kung may kaso man. Kung ipapahuli, sana mahuli. At mga kababayan, ngayon, itong mga DDS po na itong mga kababayan, sunog na po talaga ito. Diba, ang daling gumawa ng chismis. Pero ang hirap patunayan po niyan kung chismis po yan. At especially nga po mga kababayan, na ngayon nga po ay deadline na nga po, anong sinasabi nga nilang pulburon video ni PBBM. So ngayon, yung mga naniwala na merong pulburon video at ngayon ay nadismaya, so sa tingin ko naman, tanga na lang siguro kayo kung maniniwala pa rin kayo na naniloloko lang kayo. Diba, ayan na, Diyos ko. O ngayon, paano na? Bigla kang kakahabig ngayon. Ito, kaya nga, sabi ko nga po sa inyo, di ba, nagsalita si General Macanas, nagsalita siya, pero eventually, ang nangyari, bumalik lang din po sa kanya yung sinasabi niya. Hindi nakatulong. Imbis na makatulong po, ang nangyari po, naging masama palalo. Pero hindi mo alam yung pagkakaiba ng opinion sa paninira. Hindi mo alam ang pagkakaiba ng analysis sa fake news. Ang lino kanina, di ba? Pinanood ko sa inyo kanina. Hindi opinion yon, fake news yon. Oh. Ay, ewan ko ba, Diyos ko. So, sakit sa bangs ng mga to, mga kababayan. Okay. So, ito lang sinasabi ko po. Sana, kung ano man yung sinabi kanina ng spokesperson po ng AFP, sana ituloy niya. Kung kakasuhan, kasuhan. Kung papakulong, ipakulong. Kung arestuhin, arestuhin. Kasi namimihasa na po itong mga buwaka ng inang mga to. Namimihasa na sila.